Isang mapagpalang gabi, mga kaparokya ng Nuestra Senora de la Asuncion. Ako po si Brother Alex. At ako po si Kuya Alvin. At ako naman po si Teacher Jovi. At ito ang Usapang Asuncion, ang makalangit na puntahan ukol sa Patrona, Reyna, at Inang Bayan Bulacan. Kamusta mga online viewers? Nagkita-kita na naman tayong muli. At ito nga ang Season 2 ng ating Usapang Asuncion. Kamusta naman kayo, Brother Alex and Kuya Alvin? Nako, ito mabuti sapagkat maaalala natin noong 2019 pa tayo huling umere noong Usapang Asuncion Season 1. At eto, masaya nga tayo dahil nasa Season 2 na tayo ng ating Usapang Asuncion para sa taong ito. Tama ka dyan, Kuya Alex. Kahit may pandemya, talagang gumagawa ng paraan ng Diyos at ang mahal na ina para tayo muling magkita-kita kahit sa online. Tama ka dyan, Kuya Alvin. Talagang dapat nga nating ipagpasalamat ang tulong na nakuha natin mula sa Kufradja, mula sa SOCOM at sa lahat ng mga tao na nasa likod ng produksyong ito na nagpapakita ng ating pagmamahal at ng ating debosyon sa mahal na ina, ang Nuestra Senora de la Asuncion. Ayun nga, Brother Alex, so kamusta naman kayo? Kamusta ang inyong buhay ngayong tayo ay nasa pandemic pare-parehas? Maayos naman, teacher, at salamat sa Diyos sapagkat talaga naman kabilib-bibilib, no, ang ating mga napagdaanan kahit tayo ay nasa pandemya. Tama ka dyan, Kuya Alex. At kung titignan mo rin naman kung ano ang naging resulta nitong pandemyang ito, ay hindi lamang puro negatibo. Isipin natin na ang pandemyang ito ay muling pinagsama-sama ang bawat pamilya. Tinuruan tayo lalo ibalik ang nakaraan kung paano yung katuruan ng mga matatanda na magdasal ng Santo Rosario ay ginagawa na ngayon sa panahon ng pandemya. Tama kayo dyan, Brother Alex and Kuya Alvin. Ang pandemyang ito ang nagpakita sa atin kung ano ba ang mas mahalaga at ang pinakamahalaga na mayroon sa bawat tao dito sa mundo, at iyon nga ay ang ating pananampalataya sa Diyos at ang ating pamilya. Kaya nga, teacher, talaga napakalaking pagsubok ang pandemyang ito. Hindi lamang para sa ating mga Katoliko, hindi lamang para sa ating mga parokyano, kundi para sa ating buong bayan, bansa at buong mundo. Gayunpaman, sa gitna ng pandemyang ito, gumagawa pa rin tayo ng paraan upang parangalan natin ang ating patrona, ang Nuestra Senora de la Asuncion. Tama ka dyan, Kuya Alvin. Kaya nga sa Season 2 ng Usapang Asuncion, alamin natin ang mga bagong kaganapan at syempre ang magagandang talakayan na inihanda naming lahat para sa inyo. Idagdag mo pa dyan, teacher, ang mga bagong kaalaman na ating matututunan sa ating bagong segment na ito. Kaya nga mga kaparokya, abangan natin ang ating mga piling panauhin na ating inimbita upang magbahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa mga talakayan na may kinalaman sa ating mahal na patrona. Bukod sa ating mga talakayan, ano pa nga ba ang dapat nila abangan sa mga episode natin? Eto pa nga, Kuya Alvin at teacher, no? Mayroon tayong mga bagong segment sa ating Usapang Asuncion na talaga namang magbubukas sa ating isipan at magpapakilala sa atin ng bagong mukha sa ng ating parokya. Ang bago nating segment ay pinamagatang Tanungang Asuncion, na kung saan ang ating mga viewers ay sasagot ng mga tanong tungkol sa kasaysayan ng ating parokya, debosyon at iba't iba pang mga bagay. Kung may makalangit na huntahan, meron din tayong makalangit na tanungan. Hindi lamang yon, Kuya Alvin at Teacher Jovi. Sa ating segment na ito, meron tayong mga kaabang-abang na papremyo para sa ating mga viewers. At ano naman iyang mga kaabang-abang na papremyo, Brother Alex? Siyempre, Teacher Jovi, ang mga mananalo sa ating mga participants ay makatatanggap ng mga Asuncion merchandise, Asuncion souvenirs at iba't ibang bagay na may kaugnayan sa ating mahal na patrona. Ibig sabihin ba, Brother Alex and Kuya Alvin, magko-comment lang ako? Maaari na akong manalo ng mga t-shirts at iba pang mga souvenir na mayroong tatak ng ating mahal na ina? Naku, kaabang-abang din ang ating mga kasama sa bagong segment na ito. Sino nga ba yan, teacher? Ipakilala mo na. Kaya nga, Brother Alex, Kuya Alvin at mga kaparokya, sabay-sabay nating salubungin ang ating makakasama sa ating Usapang Asuncion Season 2, Kuya Paolo. Hello, Kuya Paolo. Kumusta ka?
Isang magandang-magandang gabi po mga kaparokya. Ako po si Kuya Paolo at ako po ang inyong pinakabagong mga kasama sa pinakabagong segment ng ating Usapang Asunsyon. Ito ang Tanuang Asunsyon. Ihanda ang isipan, itaas ang kaalaman. Manatili lamang po tayong nakatutok mga kaparokya dahil maaari kayong manalo ng iba't ibang Asunsyon Prize. Hindi ba't kaysa yanon? Kaya't tara na, makaisa sa Tanuang Asunsyon para kayo ay magkaroon ng iba't ibang kaalaman dito sa ating parokya. Ito lamang po mga kaparokya, balik sa inyo Brother Alex, Kuya Alvin at Teacher Jovi. Ayan, mukhang excited na Brother Alex si Kuya Paolo na makasama natin sa ating makalangit na huntahan. Talaga namang kaabang-abang ang segment na ito sapagkat mananalo sila ng mga souvenir items ng ating mahal na birhen at iba't ibang mga bagay na may kaugnayan sa ating pagdedebosyon. Nako, tiyak, excited na ang ating mga kaparokya. Kaya ang tip ko sa ating mga online viewers, siguraduhing makinig ng mabuti dahil ang ating mga katanungan ay manggagaling din sa ating talakayan. Alam kong excited na tayong lahat, Kuya Alvin na Teacher Jovi at syempre sa ating mga viewers sapagkat talaga namang kaabang-abang ang episode na ito at ang segment nating ito. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin ano ang lalamanin ng ating unang episode sa ating Season 2. Halina't balikan natin ang mga nagdaang maaganapan sa ating parokya at sa ating karanasan bilang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria. Ang daming nagdaan na maraming events, Brother Alex, itong nagdaang panahon. Tama ka dyan, Kuya Alvin, hindi natin maikakaila na naapektuhan talaga ang lahat ng tao, maging ang mga kaganapan sa ating pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman na marami tayong mga pinagdaanan sa pandemyang ito, kitang-kita pa rin ang debosyon ng ating mga kababayan, ng ating mga parokyano. Kaya naman talagang ang ating pananampalataya sa Diyos ay buhay at ang pananalig natin sa Mahal na Birheng Maria ay hindi matitinag ng pandemya. Noon ngang nakaraang Pistang Bayan ay ipinatupad natin ang mahigpit na safety health protocols habang isinasagawa natin ang simple ngunit makabuluhan nating mga gawain dito sa ating parokya. Tama ka dyan, Teacher. Nakapagdaos tayo ng maayos na nobenaryo at kahit ang iba nating mga kaparokya ay nakulong sa kanilang mga tahanan. Nakapagsagawa tayo ng mga online activities katulad ng pagsasaere ng mga dokumentaryo na kung saan pinakikita natin ang mga pinagdaraanan ng ating mga frontliners at kung paano kumakapit sila sa kanilang pananampalataya at debosyon sa Mahal na Ina para mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Noong araw din naman ng kapistahan ay nakatanggap tayo ng isang magandang balita mula sa ating Cura Paroko. Ano nga ba yung balitang ito, Kuya Alex? Sa pagtatapos ng banal na misa noong panahong iyon, talaga namang nagbigay ito ng pagtitindig balahibo sa lahat ng ating kaparokya sapagkat sa pangunguna ng ating dating Cura Paroko, Reverendo Padre Manuel Martin Manikad, inanunsyo ang muling pagbabalik no ng ating matanda na veneradang imahen ng Nuestra Señora de la Asunción sa kanyang retablo. Talaga namang kapanapanabik ito sapagkat ang bagay na ito ay isang pagbabalik ng ina sa kanyang karapat-dapat na luklukan. Tama ka dyan, Brother Alex. Tunay ngang dapat nating ipagpasalamat ang nangyaring iyan na muling pagbalik ng ating mahal na Birheng Maria sa kanyang orihinal na luklukan. Kaya nga, kaugnay ng palatuntunan natin sa Pistang Bayan, no? Ipinakita sa atin ng mga MASIG, no? Yung Ministry of Action Song Interpreters Guild, yung kanilang mga natatanging talento kasama ng iba nating mga kaparokya sa paraan ng pagsasayaw sapagkat noong hapon ng kapistahan, idinungaw natin ang veneradang imahe ng Nuestra Señora de la Asunción sa ating patio para kahit na ikaw na nakatutok sa ating online activities o kaya'y napadaan ka lamang sa harap ng ating parokya ay nakikibahagi ka sa kagalakang tinatamasa natin sa pagdiriwang ng kapistahang ito. Tama ka dyan, Brother Alex. Kahit na nakapinid ang gate ng ating parokya, ay talagang makikita natin ang mga nagdedebosyon sa ating mahal na birhen na dumadayo, nagdarasal, at maging nakikisayaw din sa ating mga kasamahan dito sa parokya. Totoo yan, Teacher. Tunay ngang walang makakapigil sa mga tao o anumang pandemya na yan para iparamdam at ipakita sa lahat kung gaano nila kamahal ang Mahal na Birheng Maria.
noong ikapito naman ng Setyembre noong nakaraang taon, bisperas ng Araw ng Banal na Pagtatalaga ng ating simbahan, ay dinayo tayo ng isang espesyal na bisita kung saan ang orihinal na imahen ng Santo Niño de Tondo ay nagpunta sa ating parokya. Kaya nga teacher, talagang kapanapanabik sapagkat ito ay milestone para sa ating parokya at sa ating karanasan bilang mga deboto. Sapagkat kung matatandaan natin, bago tayo maging isang ganap na parokya noong 1578, tayo ay napasailalim sa parokya ng Santo Niño de Tondo noong 1575. No? Kaya maituturing natin na Mother Parish ang Santo Niño de Tondo. At ang pagbabalik na ito ng mahal na Senyor Santo Niño ay para bang pagbabalik ng ating butihing Batang Jesus sa kanyang inang si Asuncion. Kumbaga Kuya Alex, muling nabuhay yung ugnayan natin sa Tondo kung saan nyo ito yung Mother Churches nga natin. Totoo yan. Sapagkat kung makikita natin sa mga tala ng kasaysayan, no, mula noon, malalim ang ugnayan ng mga taga-Tondo o yung kapistahan sa Tondo sa mga taga-Bulacan-Bulacan. Kaya nga mapalad tayo sapagkat na muli nating nasaksihan ang muling pagtatagpo ng dalawang kinikilalang imaheng ito na matibay na sandigan ng ating bayan, ang Batang Hari na Sandaigdigan at ang ating Reyna, ang Nuestra Señora de la Asunción. Tama ka dyan, Kuya Alvin, na banggit nga natin kanina na itinalaga ang ating simbahan noong nakaraang September 8 noong nakaraang taon. Tama ka dyan, teacher at Kuya Alvin. Kung maaalala natin ay halos isang taong sumailalim ang ating parokya sa restorasyon, no, para ang ating simbahan ay ihanda sa banal na pagdiriwang na ito. Siyempre, sa pangunguna ng ating dating bikar na si Reverendo Padre Francis Protasio Cortez III, tayo ay naghanda bilang sangsambayanan sa napakahalagang pagdiriwang na ito, ang dedication, ang pagtatalaga ng ating parokya. Alam mo, Brother Alex, hindi din natin dapat kalimutang pasalamatan ang mga taong nakaisa sa proyektong ito, ang ating mga kaparokya na nagbigay ng kanilang tulong pinansyal at maging ang kanilang mga panalangin na nagpatibay at nagpatatag sa ating parokya. Kaya nga teacher, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong, nakiisa at nakibahagi. Pasensya na po kung hindi namin kayo mamimension, pero tulad nga ng sinasabi ng ating kura paroko, ayaw naming agawin ang gantimpalang nakalaan sa inyo sa langit. Kaya naman kampi ninyo ang blessing na mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Asunsyon. Noong naman Nobyembre 28 ay ginawa sa ating parokya ang pagtatalaga bilang pandiocese na dambana ng Nuestra Señora de la Asunción. Napakalaking blessing ito para sa ating parokya at para sa ating pamayanan. At salamat sa Diyos, naging kabahagi ako sa preparasyong ito. At syempre, malaki rin ang ating pasasalamat kay Brother Kendrick Ivan Panganiban na tubong Hagonay, Bulacan, sapagkat siyang nakaisa natin sa pagpipetisyon sa pangunguna ng Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción sa ating minamahal na obispo para ang ating parokya ay itaas sa pagiging pan-diocesis na dambana sa diocesis ng Malolos. Kaya nga mula sa mga mananampalataya ng ating parokya, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Brother Kendrick sa paglalaan ng kanyang talino at oras para sa mga gawain ito. Tama ka dyan, teacher. Maraming salamat sa iyo, Brother Kendrick Ivan Panganiban, sa iyong pagbibigay ng talento, oras at panahon para sa ating ginawang pagsasakripisyo at ginawang mga preparasyon para sa napakalaking event na ito sa kasaysayan at karanasan natin bilang isang parokya. Kaya nga lagi nating tatandaan ang sinabi sa atin ni Brother Kendrick Ivan Panganiban na ang pagiging diocesan shrine ay hindi lamang end goal. Ito ay simula ng isang malaking responsibilidad hindi lamang ng ating clergy, hindi lamang ng mga namumuno sa simbahan, kundi ng buong komunidad ng parokya ng Nuestra Señora de la Asunción. Ito ay isang responsibilidad na may malaking nakaatang sa ating lahat. Tama din naman, Brother Alex, dahil hindi na nga naman dito natatapos ang lahat. Kumbaga, simula pa lamang ng mas malalim pa na pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Noong November 28, ay kasabay ng pagtatalaga bilang pandiocesing ng Dambana, ay ating ditinamasa ang isang malaking biyaya ang pagagawad ng koronasyon episkopal sa ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Asunción.
Totoo yan, Kuya Alvin, kaya matapos ang ilang siglong pagdedebosyon natin, ay ikinilala ng obispo ang pamimintuhong ito. Kaya hinandugan tayo ng corona bilang simbolo ng pagkokorona ng Diocese ng Malolos at ng Bayan ng Bulacan sa mahal na Birheng Maria ang iniakyat sa langit. Grabe ang kilabot ng panahong iyon, Teacher Jovi at Kuya Alvin, sapagkat talagang naramdaman natin ang emosyon ng mga tao. Kung titingnan mo nga behind the scene, maraming nag-iiyakan. Bisperas pa lamang ng koronasyon, sapagkat talagang ang bagay na ito ay pinakahihintay ng ating mga kaparokya, ng mga deboto, bilang isang ganap at sukdulang pagpaparangal sa ating ina at reyna. Makikita mo yung dedikasyon ng mga tao, yung debosyon, yung pananampalataya ng mga tao na talagang nagmamanifest kahit hindi nila sabihin, no? Kaya nga, nakita natin, inilabas, ipinursisyon sa patio ng simbahan ng Birhen, ipinasok ang Birhen sa parokya, makikita natin, mararamdaman natin ang isang tunay, ganap at totoong debosyon. At isa pa rito, Kuya Alex, ang nasaksihan natin, na siya ay muli nang ibinalik sa kanyang luklukan, sa kanyang retablo, na tangtangan niya ang kanyang episcopal crown, di ba? Kaya nga, tulad nga ng binigay sa ating pag-asa ni Bishop Dennis Villarojo, ang pagbabalik ng ating patrona, ng ating veneradang imahen sa kanyang retablo ay ang pag-unite sa ating lahat bilang isang parokya, bilang isang komunidad, bilang isang pamayanan. Kaya nga, hindi lamang dito nagwawakas ang mga biyayang natanggap natin bilang isang parokya. Tama ka dyan, Brother Alex. Maaalala nga natin itong nakaraang Mayo ay binuksan ang Jubilee Door ng ating parokya bilang isa sa 30 pilgrim churches sa pagdiriwang ng 500 years of Christianity sa ating bansa. Kaya nga, Teacher Jovi, ang pagbubukas ng Porta Sancta o yung tinatawag nating Jubilee Door ay isang biyaya sa ating parokya sapagkat ito ang una nating pagkakataon bilang isang parokya at bilang isang diocesan shrine na magbukas ng pinto ng panghobeleyo sa pagdiriwang ng 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa ating buong kapuluang Pilipinas. Ang Jubilee Door o ang Porta Sancta ay nagpapaalaala sa atin ng mga biyaya ng may kapal sa kabila ng pandemyang ating kinahaharap sa kasalukuyan. Kaya nga mga kaparokya, iniimbitahan namin kayong lahat na pumasok sa ating Porta Sancta at tanggapin ang indulhensya. Isipin mo Kuya Alex at Teacher Jovi, nakapakapalad natin sa loob ng 2 taon, napakarami na nating milestone na tinatamasa. Biruin mo nga Kuya Alvin, siksik, liglig at umaapaw ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa 2 taong nagdaan. At take note, ito ay panahon ng pandemya. Kaya nga, hindi nagsasara ang pintuan ng grasya ng Diyos kung may pandemya. Bagkus, mas lumalawak, mas lumalalim, mas bumubuhos ang pagpapala ng may kapal. Amen. At ngayon nga, Brother Alex and Kuya Alvin, kahit tayo ay nasa pandemya, ay sinisigurado ng ating hermandad, kapatid Mary Ann at kapatid Milagros, na maiisasagawa natin ang mga gawain, ang mga aktibidad ngayong pista ng may tamang pag-iingat. Siyempre, yan ay sa pakikipagtulungan ng Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, ng iba't ibang mga ministries, komisyon at samahan sa ating parokya. Tayo ay sama-sama tulad nga ng binabanggit lagi sa atin noon, lahat kasali, kasali lahat! At kayo mga kaparokya ay aming inaasahan makikisa sa 443 taong pagdiriwang na kapistahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Tama ka dyan, Kuya Alvin. Excited na nga tayong lahat kung ano ba ang magiging pagdiriwang ng ating kapistahan sa taong ito. Siyempre, kailangan nating abangan ang mga inihanda sa atin ng ating hermanidad at ng iba't ibang mga samahan at organisasyon bilang pakikisa sa dakilang pagdiriwang na ito ng kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. At take note, ang pistang bayan natin sa taong ito ay natapat ng Linggo. Apakalaking biyaya, Kuya Alex. Tila ba pinagbibigyan ng lahat na makiisa sa kapistahan ng mahal na ina. Kaya kayo, halika na dito sa aming bayan. Tama ka dyan, Brother Alex and Kuya Alvin. Alam kong excited na ang ating mga manunood sa araw na ito para sa ating bagong segment kung saan natuto ka na, nanalo ka pa. Kaya nga,
Paalala, dapat lagi tayong nakatutok sa atin pong official Facebook page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción, at aktibong makibahagi sa lahat ng ating palatuntunan online. Kaya nga Brother Alex and Kuya Alvin, wala nang patumpik-tumpik pa. Tawagin natin ang ating Game Master sa ating tanungan. Hello Kuya Pal! Pasok! Maraming salamat Brother Alex, Teacher Jovi at Kuya Alvin. Isang mapagpalang gabi po mga kaparokya. Ako po si Kuya Paulo at ito ang Tanungang Asunsyon. Ihanda ang isipan, itaas ang kaalaman. Naririto po ang mechanics ng ating Tanungang Asunsyon. Meron tayong tatlong katanungan sa bawat episode at ang bawat tanong ay may apat na mga choices na ipa-flash natin dito sa ating screen. Babanggitin ko po ng dalawang ulit ang mga tanong at pagkatapos ay ang mga choices. Basta lumabas ang choices ay maaari na kayong mag-comment doon sa ating comment section. Ang unang nakapag-comment ng kanyang sagot ay siyang mananalo ng Asunsyon souvenir. Hindi ba't kaysa yun? Kaya't siguraduhin na ang format ng comment ay dapat letter ng sagot, ang mismong sagot, at ang hashtag na Viva Asunsyon 2021. For example, ang sagot ay letter A, Patrona. So dapat ang inyong iko-comment ay letter A, Patrona, at ang hashtag Viva Asunsyon 2021. Malinaw po ba yon mga kaparokya? Alam kong ready-ready na kayo at sobrang excited na kayo para sa ating unang katanungan. Hindi ba tama ako? Halika't simulan na natin. Paalala lamang po mga kaparokya na wrong spelling is wrong. Inuulit ko po, wrong spelling is wrong. Kaya't lagi po natin itong tatandaan. Alam kong excited na kayo mga kaparokya. Halika't simulan na natin. Unang katanungan, pang ilang pustang bayan na ba ang ating ipinagdiriwang sa taong ito? Inuulit ko po ang katanungan, pang ilang pustang bayan na ang ipinagdiriwang natin sa taong ito? Hashtag ihanda ang isipan, itaas ang kaalaman. A. 441. B. 442. C. 443. At letter D, 444. I-comment lang po natin mga kaparokya ang ating mga sagot at huwag nating kakalimutan ang hashtag Viva Asunsyon 2021. 5, 4, 3, 2, and 1. Ready na ba kayo sa tamang sagot mga kaparokya? Ang tamang sagot ay letter C, 443. Tayo po ay itinatag bilang parokya noong 1578 at apat na siglo na po nating ipinagpipista ang mahal na bireng iniakyat sa langit. Congratulations po sa ating winner ng ating question number 1. Hintayin lamang po ang message ng ating Facebook page. Ikalawang katanungan, anong taon naging bisita ng tondo ang ating simbahan bago ito naging parokya? Hashtag, ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. A. 1572. B. 1573. C. 1574. At letter D. 1575. Huwag po natin kakalimutan ang ating hashtag, Viva Asunsyon 2021. I-comment na po natin ang ating mga sagot para sa ating tumataginting na Asunsyon souvenir. 5, 4, 3, 2, and 1. Ready na ba kayo mga kaparokya upang malaman ang ating sagot? So mga kaparokya, ang tamang sagot ay letter D, 1575. Para sa pinakaunang nag-comment ng sagot na D, 1575, antayin mo lamang ang message ng aming Facebook page. At para sa ating huling katanungan, mga kaparokya, ito na ang inyong huling pagkakataon upang makakuha ng ating Asunsyon souvenir. Ano pang hinihintay nyo? Mga kaparokya, makinig mabuti, mag-isip mabuti. At para sa ating huling katanungan, kailan iginawad ang Koronasyon Episkopal
sa venerada at matandang imahen ng Nuestra Señora de la Asunción de Bulacan. Hashtag ihanda ang isipan, itaas ang kaalaman. A. August 15, 2020. Letter B. September 8, 2020. Letter C. November 27, 2020. At letter D. November 28, 2020. Ready na ba kayo sa tamang sagot, mga kaparokya? Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter D, November 28, 2020. Congratulations po sa ating pinakaunang nag-comment ng tamang sagot, letter D, November 28, 2020. Hintayin lamang po ang message ng aming Facebook page. Ako po si Kuya Paulo na nag-iiwan ng mga katagang walang saysay ang karunungan kung hindi ginagamit sa kabutihan. Ito ang Tanungang Asunsyon. Ihanda ang isipan, itaas ang kaalaman. Balik sa inyo, Brother Alex, Teacher Jovi at Kuya Alvin. Maraming salamat, Kuya Paulo, sa isang napaka-energetic na gabing ito para sa ating bagong segment na Tanungang Asunsyon. Tama ka dyan, Brother Alex. Hindi lang tayo natuto, nanalo pa tayo ng mga papremyo. At syempre, congratulations sa mga nanalo. Kaya nga po maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa gabing ito sa ating episode, ang episode 1 ng ating Usapang Asunsyon Season 2. Kaya nga po iniimbitahan natin ang ating mga kaparokya na makiisa at tumutok sa mga gawaing magaganap sa ating Pista 2021. Tumutok lamang po tayo sa ating official Facebook page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción, at aktibo ring makibahagi sa ating mga palatuntunan sa iba't ibang mga platform sa social media. Puso po ang aming pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa ating Usapang Asunsyon. Sa pangungunan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Javier Mercado Joaquin, ang ating Hermandad, PPC Execom, Kofradya at Socom. At syempre, ang ating mga mananampalataya na patuloy na sumusubaybay sa ating Usapang Asunsyon. Kaya muli't magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Ako po si Teacher Jovi. At ako po si Kuya Alvin. At ako po si Brother Alex na nagsasabi sa inyo, mga kaparokya, 25 araw na lamang po at Pistang Bayan na 2021. Huwag po natin kalilimutang gamitin ang ating official hashtag, hashtag Viva Asunción 2021. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Usapang Asunción, ang makalangit na puntahan ukol sa Patrona, Reina, at Inang Bayang Bulacan, Nuestra Señora de la Asunción. Viva Asunción!